So ito mga kagri, papakita ko sa inyo yung nagamitan natin ng atrazine. At ngayon, mamaya, ibabahagi ko sa inyo yung mga ginawa natin kung bakit ganito yung ating maisan ngayon na talaga naman na napakalinis at walang mga maraming mga damo. So ito. Alright, good morning mga kagri. So muli ako nga pala si Raymar Zambrano at welcome po sa ating YouTube channel. So ngayon mga kagri ay ipapasyal ko kayo sa nagamitan po natin, kung maalala nyo, yung ginamitan po natin ng atrazine nung early stage. So ito na po mga kagri. At ngayon ibabahagi ko sa inyo. So makikita nyo mga kagri ay napakalinis ng ating maisan. So ito. Yan, kahit sa loob mga kagri ay walang mga damo. So now mga kagre, gusto kong ibahagi sa inyo yung ginawa natin or yung timing of applications natin ng atrazine sa ating pong maisan. Okay, so pero bagong lahat ay sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ay huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin ng notifications bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. Okay mga ka-agri, so mapapansin nyo napakalinis ng atin pong maisan. Now mga ka-agri, gusto ko na ibahagi sa inyo yung atin pong naging practice ano, from kung ano yung timing natin ng application ng atrazine at ano ba yung second application natin. So ngayon, bago ko ibahagi sa inyo mga kagri, para masubukan nyo rin sa inyong mga maisan, ay gusto ko na ipakita sa inyo yung resulta ng ginamitan natin ng atrazine, then atrazine plus glyphosate. Okay, ano ba yung timing? Now, papakita ko sa inyo mga kagri para naman magkaroon din kayo ng idea para sa mga hindi pa nakasubok. So ito mga kagri, papakita ko sa inyo yung nagamitan natin ng atrazine. At ngayon, mamaya, ibabahagi ko sa inyo yung mga ginawa natin kung bakit ganito yung ating maisan ngayon na talaga naman napakalinis at walang mga maraming mga damo. So ito, bago ko ibahagi sa inyo mga kagri yung practice natin sa kung bakit naging ganito yung ating maisan, ay ipapakita ko muna sa inyo. So ito, mga kagri. So ayan. So ayan, napakalinis mga kagri. So ganito yung ginawa natin mga kagri. Ang timing of applications natin ay during planting, nag-spray na tayo ng atrazine at hindi natin ito hinaluan ng glyphosate. And then, pagkatapos mga kagri at meron ng mga tumubong mga damo at 25 days na after planting, so nag-spray tayo ng glyphosate at hinaluan natin ito ng atrazine. So ganito yung resulta mga kagri. Yan, napakalinis. Kung makikita nyo, oh, halos wala nang mga tumutubong mga damo. So ganito na lang mga kagri. So itong mga ito. Now, titingnan natin ang stage ng ating mais mga kagri ay nasa pollination na. So ito. So ibig sabihin, kung tutubuan man ito ng damo mga kagri ay sigurado na yung ating mais na makakalaki na. So late na yung mga damo. Okay? So yun lamang mga kagri, sana ay nabigyan ko kayo ng tips at idea kung paano nyo ba makokontrol ng mga damo sa inyong mga maisan gamit ang atrazine at mix na atrazine at glyphosate. Okay, so ang timing ulit mga kagri ay during planting. So after planting, pwede ka na kayong mag-spray ng atrazine. And then, kapag meron na pong mga tumubo mga kagri, kasi nagamitan natin ng atrazine, so matagal siya tutubuan ng damo, so nasa 25 to 30 days na ulit magkakaroon ng mga tutubong mga damo. So yun na yung timing ulit
na mag-spray tayo ng haluan natin ng atrazine plus glyphosate. So ito yung resulta mga ka-agri, at na napatunayan natin na talagang epektibo yung practice po natin na paggamit ng atrazine plus glyphosate sa atin pong maisan. So ito. Okay, so yun lamang po mga ka-agri, sana nabigyan ko kayo ng tips at idea kung paano nga ba makokontrol ng mga damo sa inyong mga maisan. So yun lamang po mga ka-agri, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin ang notifications bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. Yun lamang po mga ka-agri, hanggang sa muli, happy farming po mga ka-farmers!